Naging mapaghamon ang taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Alex Cayanong sa Target on Air. Eh, di ba nung araw eh, meron hong segmento si Joey De Leon, yung wow, mali. Eh mukhang ganito ho nangyari ah. Sa tanggapan ho ng DILG. At nung araw ho kasi, at sikat ho yung palabas na yan. Ngayon, eh mukhang sa tanggapan ho ng Department and Local Government o dyan ho sa DILG, eh mukhang sila ho yung sumablay ho. Nagpalabas ho kasi ang DILG ng Shoko's order laban ho kay Manila Mayor Light Camera Action Moreno. Diba? Yun hong yung binabansag ho kay Isko Moreno na kada ho magpapa-interview kailangan daw ho eh yun ho yung password Light Camera Action. Showbiz ho kasi yung mama eh, diba? At kada ho magsasalita ho si Yorme Isko Moreno, eh kumbaga iba ho yung dating eh. Eh ang problema ho ngayon, eh mukhang hindi na ho siya kapustahan ng administrasyon. Ngayon, nagpalabas ho kasi ang DILG ng Shoko's order laban ho kay Isko na kung saan dapat daw ho eh magpaliwanag ho si Yorme. Bakit daw ho nabigo na ipatupad yung anti-illegal drugs campaign ng gobyerno noong 2018? Hindi ba ho nag-research o iginugel sa madalsal tayo, hanapin mo. Kung yung 2018, sino ba ho nakaupo hong mayor? Kumbaga ho doon na kuryente ang tanggapan ng DILG. Ibig sabihin eh, kumbaga yan, magpapalabas ka ho ng Shoko's order, hindi mo alam kung sino ho yung nakapwesto. Diba? At para bang wala ho maniniwala ho doon eh. Ang kautasan ho kasi doon mga kaibigan, kumbaga pinirmaan ho yan ni Undersecretary for External and Legislative Affairs, ito hong si Rico Judge Echeverry. Ano ba to? Yung dating mayor dyan sa Caloocan. At dating mayor. Ano si Mayor Rico Echeverry. Diba? Dyan sa Caloocan City, ha? Medyo matindi ho magiging takbo ho ng eleksyon. Kasi yung bangayan ho nung anak ko ni Congressman na Malapitan at saka ho si Mayor o si Congressman Egay Erise. Diba nung last week ating nakausap po at kumbaga magiging critical yung labanan ho dyan sa Caloocan City mga kaibigan. At ngayon, ito hong tinutukoy ho na circular documents. Kumbaga meron hong petya hong May 21, 2018 at si Marvin Corpus na nanonood doon sa atin. At yung petya na ho na yan, eh sabi nga ho eh, kailanman eh kumbaga yan ho yung tinalaga si President Duterte na si Moreno, ginawa ho kasing ano to eh. Ako di ako nagkakamali, ginawa hong USEC ng DSWD. Diba? Kaya meron hong connect ho yan eh. Sa palasyo ng Malacanang, ito hong si Mayor Oscar, ito hong si Yorme Moreno, si Isko. Kaya nga sa kampo ni Isko mga kaibigan, para bang napakahirap po sa kanya na magdesisyon. Diba? Bakit ka mo? Eh kumbaga ho kasi, yung panawagan ho kasi na siya ho eh komandidato. At lumaban no sa pagka-presidente. Kasi kung babalikan nyo lang ho yung history ho niyan, eh di ba tumakbo ho yung senador
Bagamat hindi nga lang ho umabot ho yung panalo ho nung mama, ngayon, dito ho sa kampo ho ni Isko Moreno, marami ho kasing mga nasa likod din ito, kagaya ho ni Boss Ramon Ang, si RSA. Ilan ba ho ang pupusta ho sa kanya dyan? Ang sistema, maiiwan mo lungsod ho ng Maynila. E samantalang ang Maynila, pinag-aagawan ho yan. Di ba? Alam niyo ba ang istorya ho niyan? Kaya tumakbo ho dyan si Erop Estrada. Yun ho ang mayor nung panahon na yun. Yun ang dapat sinulatan ng tanggapan ho ng DILG. Di ba? Kung bakit ho bigo na maipatupad yung war on illegal drugs, hindi ho yung turn pa ho yun ni Isko Moreno. Di ba? Kaya nga naghihinagpiso sa galit ho yung mama. Eh kasi inaatake ho siya sa social media. Kung susundan nyo lang yung Facebook page ni Kuya Banat Bay, aba makikita mo ho dun eh. Di ba? Kung paano ho atakihin. Ito ho si Isko Moreno. Ang sisti lang ho kasi mga kaibigan, eh minsan masyado hong madrama eh. Di ba? Sa social media. At kaya iba ho'y nagiging dating. Dahil kung natatandaan nyo, nahalal ho si Mayor Isko noong 2019 at nakapaloob dun ho sa Shoko's order ho ng DILG, kumbaga sakop pa yan. Kumbaga yan po i-term pa ni dating Pangulo at dating Mayor Joseph Erap Estrada. Kaya nga ang sabi ho ng kampo ni Yorme, malinaw ho ito. Political harassment daw ay ginagawa ho sa kanya. At mukha naman humatunog ho, kumbaga sabi nga, mukhang nakuryente ho dito ang tanggapan ho ng DILG, kaya simbilis ho ng kidlat, binawi ho nila. Diba? At aminado ho ito si Echeverry na kumbaga meron ho silang pagkakamali. Hindi lang ho pagkakamali. Talagang malinaw po sa sikat ho ng araw na iba ho nagiging paksyon. Kumbaga, kung paikinggan mo yung Manilenyo, political harassment ang ginagawa kay Isko Moreno dahil matimbang ho yung pangalan ho niya. And tanong Karek, sino ho gagamitin ho niyang vice president? Nakatikit niya. Diba? Kung siya ho eh, sasaba ko sa pagka-presidente, abay mabigat ho makakalaban ho niya. Naandyan ho si Mayor Inday Sara, si Sara All. Iba ho ang ginagawa ho nga makinarya ho ngayon ng kampo ni Mayor Inday Sara. Sabihin na ho natin na ikinukusindira ng PDP laban na si Bongo. Papayag ho ba si President Digong, si Bongo at si Inday Sara? Magkaiba ho ng frequency? Hindi ho natin alam kung ano ho sinaryo ho nila dyan. Pero sa kampo ni BBM, ni Bongbong Marcos, binubuo na ho niya. Di ba yung kanyang team? Para kung sakaling hindi ho matuloy ho yung plan A, plan B ho nila, hindi ho sila kakapusin ho sa panahon. Abay, napakabilis ho yun, October, August, September, kumbaga piling na. Ano ho sabi ho dyan ni Ping Lacson? Abay, yung pagiging campaign period, yung sa pangangampanya, wag ho natin gawin hong entertainment. Tumutok ho tayo dun ho sa issue ng bayan. Di ba yung problema ho ng bansa ho natin? At balik ko tayo dito ho sa naging problema dito ho sa DILG. Sabihin na ho natin, nagkaroon ho sila ng pagkakamali ho dyan at nagkaroon ho ng error. Mukhang kay Yorme Isko pa rin ho naging ano ho dyan. Di ba naging pabor ho dyan? Kasi kakapiraso yung 2018 sa 2019, alam ho nila yan. Di ba? At siguro meron lang ho silang gustong pagtakpan hong usapin ho dyan. Kasi nagka-problema ho kasi yan ng pinunahon ng palasyo ho ng Malacanang. Tama naman ho doon si President Digong, wala ba ho silang eskwelahan, gym, covered court na pagdausan nung vaccine rolled out. Nakita ho kasi ng ating Pangulo, yung iba ho lubog na ho sa baha. Ang depensa ho ni Yorme, gusto na ho nila magpabakuna eh. Mabagal ho kasi ang vaccine ho natin. Kumbaga, national government, yan ho yung sinisisi ni Yorme Isko Moreno. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawanggawa.
ang pangalarong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express, at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may pusong.